Idol Irene Maslas, na plataforma o programa de gobierno ni dulo agas sa lupa ng panahon ang protektahan ang legasya. Kinsa man ang legasya ni Loro Pagas, ang sports complex, the legacy of Governor Pagas that is worthy of protecting, serving no other than the people, the province of Davao Luzon. Kamo ang Pinoon ng legasya. I warned them,
even to the point of causing a little bit of alarm. Doon ay tanong naging usin. Doon na ito'y kapitan na pinagyan nila ko. Nagisunog na pala. Kasi luha ko ninyo, katuntanan ninyo na ito gusto kita po. Pero doon ay karoon klaro na tayo sa tuwan. Pagpaminsan, nakiling ka na, ay nagibuhan, doon ay mga tao na nagpatalikod ninyo. Ituyog yun nila na makita mo bakaya ang faithful sa Diyos, and I am eternally grateful sa ato ang katawan sa lumingan sa dapat puso that despite the threats, despite the rain, 90% of our electorate went out, fell in linya dito sa Montecito, and eventually you all cast your votes and what sa inyong mga boto na himong mga puso si Mrs. Mark Adams. What happened last election was very, very shameful. Not on our part, but on their part. Dito na po nakita, Jeff, na doon na tayo mga amigo kanyang ko. Halimbawa ng speakers, katukod lamang sa vision, merely because of ambition, musulot lang po ng mga pasakit ng tao na kaladama ng iso. Suntian lang mo sa Marcalas, hindi na po kaya magpasakit ng tao na kaladama ng iso ng tao o baga lang nila. It is not the way. We shall always keep the faith in our God and keep the faith sa ato ka makatawan sa kalabigan sa Bagong Puso. Kung bilin doon sa makatawan, wala'y ibang kagas ng inyong duro doon. Salamat tayo, haring katawan sa duro. Haring katawan sa Bagong Puso. That is why I shall explain to you briefly infrastructure. Para kinsa man na nagpatukod ka o pwede sa Timor. Para kinsa man para kumayon eh ang gymnasio. Para kinsa man na nagpasminto ng karsada. Para kinsa. Health. Para sa man na nakanunay na ito ang itang pamagi na may improve ng ito ang Davao Luzon Provincial Hospital. Nagdugan ng mga within this month, papalit na ang tubig echo machine para di na mong mag-gastos sa private hospital kung guna mo yung dutensya sa kasing-kasing. Within this month, papalit na ang power injector para matakot nito sa CT scan na ito para di na mong mag-antong mga private hospital. Dito na lang. Awarded na ito. Para kinsa na. Or scholarship program na kalatuloy ginong muabot o kapin 40 million pesos. Para kinsa man natin? Para sa? Gahapon lamang ng Lunes Convocation ng Hakata Provincial Government of Livelihood Assistance ni abot o 3 million pesos kay Exercise Association ng atong pinagaan ko para pinsan, upside down.
Sige, we have an historian, Boss Roham, na pinahalan, batayon yun ang iyahang food processing plant dito sa Dublin, sa Highway, sa Hagoran. Para asa man na kapag-industrialize siya. Relocation sites. Para asa man na o prakinsa, magpalitaw ang panunan, kagaan ng mga tao, mag-fly, ilabi na itong mga puppet o mga ulit. Prakinsa man, kanyo ba ito? Agriculture. Huwag ganit ko ka ito, buhapon ko sa ulo ko, sa ilawan. Muna sila activity, no? Subo na ako sa Lord ng Konsilyo, kauban ng Diyan. Surveyon ang mga panalining sa Hagoloy, sa Matanaw ka ng mga rice granary sa probinsya. Ako ni Matanaw para mapangayuta ang pundo from the national government or pundo mismo gikan sa Konsilyo. Para kinsa din. Para kinsa na itong pinibelong ang tourism sector sa itong galawigan. Para kinsa? Para may bayan? Para kinsa? Kung manasito ng turismo, naghang negosyo mo sa doon, kinsa yung makabilibisyo? Para kinsa na nga itong kinaiyahan, itong environment, itong kalagaran. Despite the fact that the ban on open pit mining has been lifted, I have already requested the incoming governor to be sure not to fall into the trap of using our province, particularly Iblawan and the Mal River, dito ipaagi ang tailing sa mina dito sa Pampanga. Hindi ang masurot yan at madam governor. Para kinsa man, alagaan ang itong kinayahan. Laktong pag-astudya, ang iHealth iRate Plus na platforma o programa ni gobyerno ni Lolo Agat sa Lute ng Panahon ang ipotektahan ang legasya. Kinsa man ang legasya ni Lolo Agat. Ang sports complex, the legacy of Governor Agas that is worthy of protecting, serving, no other than the people of the province of Davao. Kamo ang Pinoy ng Masaya. That is why, Honorable Ninong Mayor, dili na kinahalilan sa tingan pa na mapatayin natin ang atuang mga punto. There is only one way that Lolo Agas draft of the maura na ang atong ipatuman, karuman, hanggang sa 2025 or kung kamus naman ang Agas ng Japan ng Marino. Okay? Kanyang municipal building ninyo, maunin mo lang ang lumalang ng tao sa pupinahan. Naabot sa hantumanan sa pagalan, doon ako sa hantumanan ng sasamang ining na building dito sa Matanaw. I'm proud to say na walang naninahalilan magrutan si Mayor Palinga o si Vice Mayor Panel para makatapog o maagin ng mga tokor o bagong malay pangalaan na rin sa Arbono. At sila itugan sa inyo. The truth is, ito ko ning mga kamao mga luna. Kaya ang pagdugma ni Mami, ni Vice Mayor Ronald Baden, o kay Mayor Magno Balinda, pwerte na po ba? Kung dili si Ronald Baden ng Vice Mayor ng katong panahonan, I don't think matukuran mo ang administrative building. I don't think na kung dili si Magno Franco Balinda, ang inyong mayor,
orang yang menduga ng mga edifice, ng mga structures na isang orang. Ingalan ang ato ang pamulitika based on love and relationship. At kung dili na ito ang buhatong, ang atong relasyon, based lang sa ana, kapahaw ang ato ang panagpuntan. Walay lang. Para doon na tayo kanino ni Kamot sa Pilipinas.